Hi guys! So it's Easter Sunday today. Happy Easter po sa ating lahat, mga kababayan. Nasaan man po tayong bansa at saan mang parte ng mundo. Happy Easter po. So yan, maglalakad-lakad ako. But first of all, kailangan nating humingi ng lakas at gabay kay Lord. Yan, so dadaan muna tayo ng simbahan, yung pinakamalapit na Church of Permanent of Adoration. Church of Permanent Eucharist Adoration dito. So anyone can go naman doon sa mga Catholic na religion. So pwedeng kahit na sino ang pumunta doon ng magdasal. So base sa research ko, pwede kang umupo doon. Kahit tayimik ka lang, pakinggan mo lang kung ano yung sabi ni Lord. Ganon. So since it's Easter Sunday, ito na yung pinaka-celebration ko ng Easter Sunday. At bago naman ako umalis, kausap ko yung family ko. So yun guys, let's see kung ano mangyari tong araw na to. Bali, super lapit lang niya as in dito sa apartment namin. Parang isang iskinita lang. Nandiyan na yung simbahan, kaya masaya ako. Napakarami simbahan dito. Yun ang maganda dito sa Croatia. Maraming Catholic Church. Anytime pwede kang kumuha ng lakas sa kanya, lalo na pag nangihina ka na. So, ito yun. Ayan, guys. Ito yun. Kapilya. Try na Eucharist. Plan yan niya. Okay, guys. So, guys. Pasok muna ako. Hi guys, so ayun guys, tapos na akong magsimba. Salamat kay Lord sa ating blessing for today, ngayong Easter. Ang daming tao guys, kung alam nyo lang ngayong Easter, kaya ang sarap din maglakad-lakad. Meron akong isang pupuntahang spot dito sa Old Town na hindi ko pa napupuntahan. Ang daming tao guys, di na papakita ko sa inyo. Tingnan natin kung anong ganap natin for today. Okay guys, ang dami ng tao. Tawa naman. Ang daming turis. At saka ang weather ngayon ay maganda na. Dahil spring na. Ang daming Korean. Ano nga siya? Ganon din sa akin. Charis. And guys, ang daming turis oh. Kakatuwa naman. Tsaka hindi na ako nag-winter jacket. Kasi carry na tong tong sweater. Ayan o, diba? Ang laking itlog. Itlog ba hinahanap nyo? O, ayan. Ang ganda ng weather. Ganto pala mag-summer, no? Hindi na ako hindi na ako nag-winter jacket. Sweater lang ako. Kaya lang windy kasi ngayon. Ay, open na yung mga restaurants kahit Easter Sunday. Syempre, more negosyo ang gusto nila. They want money than holiday. Tinignan ko sa weather kanina. 44, 45 yung kilometers per hour yung wind. So, dito ako ngayon, guys. Sa port. So dyan nagsasaka yung mga yate na ayun o, kaya natin kalakad. Ayun guys, yung puntang lock room.
Hindi ko lang alam kung magkano. So kahit ako lang mag-isa, na-enjoy ko naman. Kasi minsan lang ako lumabas at saka ito nga pala yung hindi ko alam, hindi ko masasabi kung last day off ko na ba to. Dahil bukas, start na ng... Ay, actually, nag-start na kahapon. May nag-check-in na kahapon. March 30. Sa aming 3-bedroom apartment. Tapos, dun sa 2-bedroom apartment at saka yung sa studio type, mamayang gabi, may mag-check-in. Daming nagpupunta dito, guys. Dun sa spot na to. Ang daming bench dito, ang dami nakakaupo. Mga people. Ano ba guys? May bench dyan. The guys, may too big. Okay. Alright. I'm scared. Shower. Oh. Shower sila eh. Sabi ko parang gusto ko pumunta doon sa mga bench na yon. Kaya lang, ang lakas ng alon. Grabe, shower na sila kuya at si ate. Oy. Ganyan. Kasi super windy ngayon. Grabe. Ano, yan ang Adriatic Sea, di ba? Galit na naman siya, oy. Sige, testing ni Goya. Go! Mag-moment ka dyan, tapos mabasa ka dyan. Baba. Kahit maalon, ang saya eh. Nag-enjoy yung mga, ano, yung mga turistang panoorin eh. Isa pa nga, tinan mo. Isang request nga, malakas-lakas dyan. Uy! Din yung trip ko for today's Easter. Umilag-ilag sa alon. Oy! Kita nyo naman guys, kahit ganyan ang weather, oh, windy. Talagang, naku! Yan, gusto-gusto ng mga turista, oh. Yan, isang malakas-lakas. Naghihintay yung bata ng ano, ng malakas na sprinkle ng alon. Oh! Ayan. Waiting show. Ang daming turista dito. So, go na ako. Ang alam ko, yun ang Lokrum Island eh. Yan o, no? Yan yung Lokrum Island. Hindi ko lang talaga alam kung magkano yung pamasahin niya dun sa, ano, dun sa bangka, papuntang Lokrum. And guys, so dito maalat din. Hindi ko makakampas. Basa!
Buti na lang bago yung show is natin ngayon. Aridas, the Cannaman. Ay, lakas. Lakas na ka. Kailangan ko na makadaan. Basta, yung iba hindi tumutuloy eh. Pero nag-enjoy ako doon. Patakbo-takbo. Ay, basa ka. Saan kaya makatambay? So, yun guys. Nakarating na ako doon sa part na gusto kong puntahan. Kaso, yun nga, windy. Hindi tayo makatambay doon. So, lakad-lakad na lang tayo. At may iniintay akong isang friend na isa sa mga nag-i-inspirasyon ko sa pag-vlog. Hi! So yun guys, sa part na to, hindi na to masyadong ganong kaalog. Kasi may nakaharang na dyan. So hindi masyadong apektado ng alon. Pero grabe dun sa sa pinuntahan ko. Ayun, baka dun ako sa bench. Habang hinintay ko yung kaibigan ko, na kitain ako. Kakarating lang daw nila ng meeting. Magkakamustahan lang kami, ganun. Iwas sa mga ipot. Muna ako dito, guys. Relax lang. Ito yung view ko ngayon, guys. O, diba? Nakaupo ako dito sa ganitong bench. Bench! Nakaupo ako dito sa bench, tapos ang ganda ng view ko, di ba? Nakaka-relax. Ayan. Dami ng tourist. Tsaka mga nakakapag-t-shirt na sila. Nakakapag-crop top na sila. Oy. Sana all. Hindi ko pa carry mag-crop top. Paubos na yung Ipica scent oil ko. Baka pag nag-crop top tayo pasukin tayo ng lamig. So yun guys, yun yung sinasabi kong wall na na parang humaharang dito sa part nito, itong mga bangka na hindi na ganun kalakas yung impact ng hangin. Unlike dun sa part na yun dun sa pinuntahan ko kanina, yung maalon, yung may humahampas na alon, talagang open area yun. Nakakaloka. Pero ang saya, nag-enjoy ako. Ang dami mga tourists. So, hindi naman sa pinaplex ko tong new shoes ko, no? Reward ko to sa sarili ko. Oy! Reward din natin yung mga sarili natin, guys. Diba? Sa mga pinaghirapan natin. So, hindi naman laging tuwing sweldo ay nakakabili ako ng something na regalo ko para sa sarili ko. Siyempre, meron din akong pinaglalaanan. Pero take note, wala pa akong ipon. Kasi nga ilang buwan pa lang ako dito sa nag-a-adjust pa ako sa mga bagay-bagay. Pero ayos naman. Feeling ko itong darating na season, makakaipon na ako. In God's will. Yun. Basta wag lang tayo masyadong deserve na deserve ko to, ganun. Para makaipon tayo. Peaceful dito sa kinauupuan ko, kaya dito lang muna ako. So yun guys, upo muna ako habang iniintay ko yung kaibigan ko. Magkakamustahan daw kami, ganon. Kasi ang tagal ko rin siyang hindi nakita. Dati siya nagtatrabaho dito sa Old Town. So isa siya sa mga inspirasyon ko sa pagbablog dito sa Croatia. Nasa Pinas pa lang ako, pinapanood ko na siya eh. Kilalang kilala niyo to guys, panigurado. Kilalang kilala niyo to. Hindi ko lang alam kung ba tayo kami magkikita. Ang tagal na namin plinano tong collab-collab na to. Ang taray. Makala mo naman napakadami ko subscribers. Para makipag-collab-collab, ganun. Sarap kumain ng ice cream. Habang nandito sa bench, nakaupo, pinagmamasdan mo yung ganitong, view. Oh my God. Ganda.
ka. So, sa mga kapwa ko OFW dito sa Dubrovnik, ako po ay hindi po suplada, batiin niyo po ako, babatiin ko din po kayo or batiin ko po kayo. Kung hindi niyo po ako batiin, ayos lang po. Baka may mga pinagdadaanan po kayo, ganun. Kasi marami beses ko na na-experience yan. Yung, syempre ako, titignan ko muna kung Pinoy nga talaga. Tapos pag na-sense ko na Pinoy na siya, eh, tapos hindi ako papansinin yung mga bigla na lang nagkakaroon, bigla na lang may sinisilip na gano'n sa itaas, sa langit, gano'n. Tapos biglang may kinukuha sa bag. Or yung iba naman, pasimpleng hindi ka tinitignan, kunyari. Pero pag nagkasalubong na kayo, yung mata naka gano'n. Sinisipat ka, gano'n. Guys, walang problema, batiin nyo ako, batiin ko rin kayo. Pero pag once na naka-experience ako ng hindi na ako binati, eh syempre hindi na rin ako babati sa susunod. Kasi ayoko rin naman nung napapahiya, di ba? Kahit kayo naman, di ba? Pag binati nyo yung kapwa nyo Pilipino, tapos di kayo binati. Parang napapahiya ka sa sarili mo. Ay, di ba? Dami mga kalabati. So yun guys, papunta na siya siguro dito, yung kaibigan ko. Magkikita na kami at magkakamustahan at magbablog kami guys. It's a collaboration between the two person. Charis. Ito na siya guys! Ito na siya oh! Ito na siya guys, nagbablog ako siya hindi. Ito na siya guys! Happy Easter! Happy Easter po! Kumusta? Angin natin. Easter! Ligo na pagkabuhay! Kailangan buhay na buhay tayo! Buhay na buhay! Yes! Uy, na-miss ko ito! Kami ito! Oh my God! Gusto ko ba ito? Ang tahimik ng old town na nawala! Uy, gago! Hindi naman! Kapapalik ko lang kasi dito, guys! Oh. Eh, medyo malayo ko ngayon sa old town, di ba naman? So, ito, bisibisita lang kami. Tapos, I'm so happy! Push natin ito! Vlog mo ngayon! Lakad-lakad tayo! Eh, mas nakita kita eh! Kumakawi ka sa mga fam eh! Naputa ka! Hindi, binati nila ako! Talaga ako, fam din! Hindi, niloloko nila ako kasi nakikita nila nagbablog ako. Ah, okay. Sabi niya, hi guys, welcome to my vlog. Parang timang. Basta ka naman, te. Okay lang, saya. Ako, okay lang din. Ito, nakakalaos na. At taray, naka-ano na siya, t-shirt. Siya, okay lang, Para nakakapag t-shirt na sila, ako naka-sweater pa din, Diyos ko. Kasi hindi sila ako pupunta dito. Sabi ko, try ko na kaya mag-t-shirt nila. Kung ang mali yung decision ko, guys. Kung kanga kamali ako ang decision. Kung alam ko, pala ko, lakas yung hangin. Wala ka na lang. Malaban kasi tayo, sex lang tayo dito, di ba? So, why you? Laban siya sa t-shirt, Diyos ko. Ikitaya ko na talaga siya. Hindi kasi ano, ako yung nag-iisip. Ang tagal na natin usapan to. Oo. Kino siya natuloy. Kaya, thank you to the sister. Kasi, dahil na sinyan. Ayan, pipikay lang kami guys. May pa-behind the scene. May pa-behind the scene kami ng ano, collaboration. Marami na Pinoy dito. Talagang ano ah. Ha? Marami na Pinoy dito. Oo, ang dami na. Nag-iiba-iba na yung mga mukha. yung mga ibang kakilala ko, parang wala na sila. Tayo baka pwede umupo tayo, no? Umupo tayo. Umupo para makapag-chikan tayo ng maayos. As in, pupusyada natin. Kasi masyado ako na-overwhelm sa ane. Ang inong. Saya na. Oh, guys, naghahanap sila ng mga pupuha yung sa pag-resort, guys. Message show ko ito sa ating mahal sa Choto. Ako na lang, message show ako. Message siya. Naghahanap sila ng cook at saka kitchen helper. Oh, ayun. Ah, sila pala yung pinos mo? Oo. Kami din eh, parang kulang pa nga nang isa, pero ewan ko. Char! Hindi na po kami magpa-vlog. Hindi talaga kami nag-ano guys. Nagkakamustahan lang kami kung kamusta ang buhay dito since siya yung nasa old town ngayon. Ako naman yung wala dito. Ito yung ating balon. Bali, ano, si Brian yung isa sa mga nag-inspire sa akin, ha? Ganon. Kasi nag-quit na talaga ako sa vlogging. Sabi ko mukhang maganda tong lugar. Ang hirap na hindi i-vlog. Oh, kamusta ka naman dito?
Okay lang. Busy kaya naman. Busy-busy time. Sa trabaho. Ito, vlog ko to. Ako yung tatanong eh. Oo. Vlog niya to. Oo. Pero ako mag-upload. Actually, nakakamiss din dito. Kasi yung crowd yung nakakamiss. Mm-hmm. Tapos, since ako gumagawa ko ng mga videography, photography, so wala akong choice ko. Di puntahan to time to time. Every morning shift ako. Mm-hmm. Pupunta ako dito. So, ayun. And so happy to see you again. Alam niyo guys, nakakatuwa kasi yung mga Pinoy dito, although hindi naman lahat, pero hindi nagkakalimutan kahit na may maliit na community lang kami dito sa Dubrovnik. So, masaya na kami yung nakakakita kami ng kabayan. Pero like kasabi ni Ate Maricel, tapos may sarili, mayroon kami same passion sa pagbablada na ganun. So, sa kanya ako nakuha support lang talaga. Sa kanya ako nakuha ng mga tips and tricks sa mga ganito. O hindi, ako yun naman. Pumunta ako dito, nanood lang din ako. Hindi ko lang sure kung sino may mga panood ko before. So, ayun, bigla-bigla na random-random. Pero, di, grabe yung trabaho mo. Kita mo. Nakikita ko yung mga ano niya, lilis na sa Facebook. Babae ba to? Parang hindi trabaho ng babae. Ano tayo, Chan? Ayan na naman sila. Google. Ano yung mga ano? Ah, hello guys! Yan yung sasagi sa'yo. Nagpapansin sa mga. Enjoy. Enjoy. Akala niya kasi ako lang mag-isa. Ay, Mark, sorry. Hindi ako yun. Ako yun. Hindi kasi kanina nagbablog ako dun sa ano kanina papapansin sila. Oo, mababait naman. Hindi naman sila lang ano, parang nagpapapansin lang sa akin. Kamusta yung work mo? Okay naman. Batak. Batak. Kasi nakikita ko talaga yung mga reels niya. Sabi ko parang hindi trabaho ng babae kung ginagawa ni bakla. Ay, dahil ibubuhat! Ibubuhat ng mga kahoy yung mga bakal. Alak, buti kinakaya niya. Pero, ang pinakinahintay-nihintay natin dyan na kanyang habibi. Pupunta dito sa Dubrovnik. Ay, sana ko. Anong feeling, te, na malapit na kayo magkaroon? Benya! Hi! Where can we watch ourselves? YouTube? Yeah. And YouTube. Love from the Philippines. Kimi. So yun, excited na ako. Pero ayokong inuhold ko yung excitement ko kasi ayoko masyado ma-excite. Baka mamaya kung ano mangyari, di ba? Pray na lang tayo na matuloy siya ng... ito, since kayo yung maging parang couple kasi mag-work dito. Ano yung preparation na ginagawa ninyo bilang mag-asawa? Kung ano yung magiging setup ninyo sa trabaho? Like sa mga nanonood po guys, sa mga mag-asawa may planong pumunta dito, tanungin natin si Ate Maricel kung ano yung magiging preparation yung mag-asawa. Like for example, sa bahay, tapos sa trabaho, yung mga ganun. Bali, syempre hindi naman kami bago as couple na nagtrabaho na sa abroad, no? Kasi since 2018, kinuha ko rin naman siya sa Dubai. So, na-experience na namin magtrabaho na magkasama kami sa... Hindi sa same hotel eh. Sister hotel siya, pero iisa ng company. So, sabay pa rin sa bus, yung mga ganyan. Same ng accommodation. So, nasanay na rin kami ng ganon. Tapos, work lang. Basta, inaano lang namin sa matapos mindset namin na trabaho lang. Trabaho lang that, talaga. Loving. Parang wala sana, Croatia. Ang haharos. Ito pa, tanong ko kay Ate Maricel kasi. Kamusta yung setup mo na summer job ka and then pagdating ng winter, mag-iiba yung trabaho mo? May mga ganun guys dito, lalo na sa mga seasides. Meron kang literal na summer job. Pero pagdating ng winter, meron kasi ibang business yung employer. So may possibility, may tendency na bigyan ka ng panibagong trabaho sa ibang field naman. Kumusta yung experience mo? Ano yung trabaho mo ngayong summer? Bali, ang trabaho ko ngayong summer ay cleaner talaga. Mm-hmm. Yun talaga ang ano ko eh. Ina-applyan ko talaga. Cleaner ng apartments. So, pero nung winter? Nung winter, since alanganin yung dating ko, noon, October 12, kasi pa-close na yung ano noon, mga apartments, pa-close na rin yung restaurant ng amo ko. Kasi dalawa yung business niya. Ay, actually, tatlo. May wine bar siya, may apartment, tapos meron siyang restaurant. Tapos,
late na dumating yung mga papel namin, so winter na kami nakarating dito. So, ako pa lang pala. Kasi ako pa lang yung isa sa company dito na punta sa Dubrovnik. Bali, ang nangyari, nung nag-close yung apartment, nilagay ako sa Kopun restaurant na restaurant ng amo ko din bilang kitchen helper. Nang few days lang naman. So, na-experience ko kung paano mag dishwashing, sa mga cutting ng ingredients, ganyan, helping, cleaning, lahat, lahat ng possible na pwede kasi, sa kitchen. Kasi, ano yung pa-winter sa closing na, so more on, maglilinis na talaga kayo ng bongkang-bongka. Oo, at saka general cleaning general yun. Clean. As in, talagang tanggalin lahat ng mga grease na pwede tanggalin. Medyo nabigla din ako noon kasi hindi ko na-expect na ganun ka mabilisan. Mabibilis kasi yung mga kasama ko eh. Medyo nabigla ako kasi hindi naman sa talaga yun yung naka-mindset sa utak ko. Pero okay lang, sumabay ako hanggat saan ko kaya para hindi naman tayo mapahiya. Ano? At saka ano naman, tag dito, after noon, nung nag-close na yon, bali, dun sa garden, dun sa apartments na nililinis ko, may garden dun. Sarado naman yung apartments, naglilinis na kami ng garden. Yung very minimal lang mga ginagawa na, bawalis. Basta i-maintain lang yung garden na malinis. Yun yung ang gusto ng amo ko. Tapos kung may project siya, assist lang kami sa kanya. Di ba nag-waitress ka din? Oh, nag-waitress din ako nung December. Chismosa ako. Taray! Talented kung lahat ano-ano. Lahat ng mga trabaho mo pala, alam ko. Agador! Ganyan, nag-waitress din ako nung ano nung December kasi open nag-open yung wine bar nila ng from parang Christmas festival. Oh, mga ganyan yung nung Christmas until December 24. Advent. Oh, yung Advent. Tapos hindi naman kabisi noon. Hindi ganoon kabisi. Oh. So parang yun na lang din para may mapaglagyan sa amin. Uh-oh. Kaya doon kami nilagay muna sa wine bar. Kasi, syempre, para sulit din naman yung pinabayad nila. Naintindihan ko naman. Kasi, pinapasahod kami ng winter. Which is yung iba, naka-uwi na. Diba? Kami, pinapasahod niya. So, kailangan, maibalik din namin kung ano yung ano nila, diba? So, ano naman, masaya na experience. Kasi, noong December 24, yun yung time na kailangan ko din mag-travel papuntang Zagreb. Nauna ko pa ako mag-travel nito. Hindi, 6 p.m. Imagine na, nag-work ako from morning, tapos kailangan kong mag-travel ng papuntang Zagreb nung kinahapunan ng December 24. So, nagmamadali ako, natapos kami 4 p.m. Ligo lang ako, kain konti, tapos takbo na dun sa bus station. Para 11 hours ang biyahe mo? Oh, tapos, hindi, almost, ah, hindi, 10 hours, 15 10 minutes, hours. Ganyan. Sinalubong naman ako ng kuya ko. Ayun, Ay, ito, meron ako na sinitong tanong. Kasi nga, since si Ate Maricel, di ba, iba yung summer job at winter job. Gusto ko malaman, te, nag-iba ba yung winter rate mo? Sa amin, sa akin hindi. Pero normally talaga guys, nag-iiba ang rate ng summer sa winter. Yung amo namin. Mabait talaga. Nakikita naman din nila kasi yung effort namin. Yun yung maganda. Kaya sabi ko sa inyo, like for example, ang work nyo dito ay seasonal, pero like nag-ooperate yearly yung company. Kung ako sa inyo, magpakita ng dila sa'yo. Pero wag in mayabang na way. Wag yung sa mayabang na pamamaraan. Kasi ano eh, magaling ang, actually yung mga lokal dito, alam nila kapag nagpapakita ng gilas ka lang. Pag hindi totoo yung pinapakita mong performance. Kaliwali. Ano nila yan? Sense nila yan. Pag pabibo ka, yung paano ka, alam nila yan. Kumbaga, mas gusto nila yung nakikitang tahimik ka na nagtatrabaho. Na-appreciate nila yun. Tsaka parang kayo rin yung mag-benefit nun kasi kung you are looking for a yearly job and if you are lucky na natatanong kayo nag-work sa isang yearly company, even na seasonal ang offer sa inyo, malaki talaga yung chance na i-absorb kayo ng company. Which is yun naman yung, wala kasi tayo magagawa guys, most of the jobs dito ay seasonal. Kasi yun naman talaga yung naman talaga. Yun naman talaga ang status ng Croatia dito, wala tayong magagawa. Yun talaga ang seaside. Ganun talaga. Maswerte lang talaga tayo kapag na-absorb ng employer family. Actually, yung ganyang sistema, naano ko rin yan sa Dubai eh. Nadanasan ko din yan eh. Kasi ang baliktad naman, kung kailang summer dun close. Kasi sobrang init eh. Dahil outdoor ang restaurant namin. So hindi kami mag-ooperate ng summer from July, August, September. Babalik kami mga October or November, ganyan, para dun sa bayad. Season. Oh, bayad yun. Ibig sabihin, bayad yung, sorry, nagkamali ako, bayad yung isang buwan na bakasyon namin,
Pero yung tatlong buwan, hindi siya bayad. Yung tatlong buwan na nagbakasyon kami, hindi na bayad. So, ang ginagawa kong technique doon, sa peak season na nagtatrabaho ako, nag-iipon ako. Oo. Either umuwi ako or hindi ako umuwi. Di ba, talagang Pinas? Paano yung bakasyon mo? Bakasyon ko? Dito. From here to Pinas. Sagot ang agency. Ano? Kailangan ko pa rin i-confirm sa amin. Ah, kasi iba yung process mo. Iba yung process namin. Yeah. Kasi direct hire kami. Na-interview ko na siya before. Iba yung direct hire kasi ako. Direct hire kami ng asawa. Nangailangan ka lang ng agency na pwede mag-process. Napadaanin doon kami sa agency. Human link o sa agency para lang maproseso kaming dalawa ng asawa ko. Ako kasi lagi ko sinasabi na medyo huwag mag-expect yung mga aspiring o yung mga papunta pa lang dito with regards sa cost of living. Ikaw bilang isang may asawa, paano yung cost of living dito for you? Para sa akin, mataas ang cost of living dito. Yun naman ang totoo kasi tourist spot to eh. Oo, tsaka kahit mismo yung mga amo ko, sila yung nagsasabi na nung kuna pa daw, kinukwento ng madam ko ah, nung kuna pa daw yung currency dito sa Croatia, okay pa daw. Oo, nung nag-euro daw, tumaas daw talaga, everything naging high daw talaga. Nakaka-excite siya na euro, yung pera mo. Oo, nakaka-excite kasi nga magagamit mo siya sa buong, So, diba? Malaki ang palitan. Malaki ang palitan sa atin. Pero kapag dito mo ginamit yun, euro din ang gastos mo. Mababa siya kumpara dun sa iba eh. Oo. Pero, ayos lang, nakaka-survive naman. Oo. Depende na lang yan kung paano ka gumastos eh. Pero huwag yun naman tipirin yung sarili mo. Huwag yun tipirin yung sarili mo. If you know naman na deserve mo yung isang bagay na gusto mo bilhin. Lalo na sa pagkain. Huwag kayo magtitipid sa pagkain. Laki na kinuha ng chon. Same. Lalo sa pagkain, huwag kayo magtitipid. I-reward nyo din yung sarili nyo sa lahat ng pagod. Anong all? Oo. Experience mo sa mga local ka? Nung una, syempre. Kasi marami nagsasabi na... Although meron talaga magdi-disagree sa mga sinasabi ko o ikaw na most of the locals dito ay mabait, which is yung kasi na-experience namin. O ikaw, tatungin ko ngayon, paano yung experience mo with the locals here sa trabaho and even on public? Mababait naman sila. Oo. Or nasuswertahan ko lang din siguro na Pero mostly mababait sila. Oo. Kasi siguro, yun, nakakalungkot lang na... May ibang hindi nakaka-experience ng maganda. Pero huwag natin lahatin, guys. Parang mga Pinoy lang yan. Parang same as other nationality. Hindi lahat mabait. Hindi lahat... Gusto ka. Hindi lahat meron kang ganang batiin. But sa ating mga Pilipino ba, lahat tayo mababait. Lahat tayo, same. Diba? Yeah, enjoy nyo lang. At saka kung meron kayo na-experience na something na hindi nyo gusto, yun na. Let po kayo, trabaho lang. Peace of mind, trabaho. Trabaho lang. Kumbaga, maging, alam mo yun, para. Saka sa fresh na to, mukha po siyang nilalaid dito. Fresh. Nakasumpa lang. Ayos, maayos ito guys. Lalo na sa mga madadeploy from dito sa Dubrovnik. Ayan, congratulations sa Human League. Ang dami nila na-deploy. Nakikita ko pa rin sa bulletin ng WhatsApp ng Human League. Dumadating visa nila, mga 75 na katao. For Tommy, for kung ano-ano bang company yun. Madami. Congratulations po sa Human Link. Bikinemen Human Link. Congratulations. And sa mga madedeploy dito sa Dubrovnik. May maganda talaga sa Human Link, masikaso talaga sila. Welcome. Oo, may naka-designate talagang mga tao na pag natanggap ka na, designated na tao na mag-aasikaso sa'yo. Parang... Documented. Tsaka naka-focus sa'yo yung staff. So yun guys, Easter Sunday ngayon. At tsaka lumabas lang talaga ako para i-feel yung Easter. May nakita akong malaking itlog dun. Ay, gusto kang itlog! Uy, Easter Sunday ngayon. Nabidyo ako kanina. Yung dun sa may banda malapit sa may same place na church. Dun sa, may malaking itlog dun na rin. Nakakatuwa kasi dito yung mga tao dito, talagang pinifeel nila yung Holy Week talaga is Holy Week. At saka nakakatuwa yung bansang to. Yung
tawag dito, yung ang daming church, ang dami, mapipin mo talaga yung ano eh, yung true essence ng, at saka yung mga Catholic churches dito, ang dami, yung religion nila dito, parang hindi kami naiiba, parang you belong. Alam mo yun? Hindi ka ba OOP? Hindi ka ba OOP? Kasi nga, Christian country din po. Oo, Christian country kasi siya. Sa Pilipinas pa lang din talaga. Oo. Even Palaspas, meron dito. Ay, talaga. Saya, masaya dito. Daming tao, daming ang tourist eh. Yung nakakita nyo kanina. Oo. Siguro expect pala. Tsaka ano, dai, na daylight saving na ngayon. Ay, oo, nakakaloka. Kahapon ko lang yan nalaman. Nintay mo ba? Hindi, pagising ko. Sabi ko, bakit 7:22 agad? Nintay ko kanina talaga umaga. Yun. Pam 1:59. Ala, alas stress na! Lugo ako. So, yun. Sa pinaka... I-enjoy, ma-enjoy nyo dito guys sa seaside, sa Croatia, kasi Zagreb naman yan. Mas mahaba yung daytime. Next time, so ba yung 8 p.m. na may araw pa? Hindi pa. Ngayon ko pa lang ma-experience. Ma-experience mo yan. Ngayon pa lang. Sabi nila mga 8:30, meron pa rin araw. 8:30, something ganun. Maliwanag pa rin. 8:45 pa sunset. Okay. Enjoy mo talaga. So, ayun, hukuli magkasama tayo sa mga dagat-dagat dito. Ay, oh, ay, pag-morning ka. Go tayo sa dagat. Morning ako. Of course. No problem. Kasi gusto ko mag-swim. Yeah. Isa-isahin natin yung mga beach dito. Ay, tara. Palap-palap tayo. Oo nga. Sinabi ako yung asawa ko. Pag morning din siya, morning ako. Ay, go tayo sa mo. Dagat. Oh, ako na naman yung mukhang kawawa for sa vlog niya. Ako na naman yung mukhang kawawa. Mukhang third wheeling na naman ako. Ang bayan. Lagi nilang kayo third wheeling. Ngayon, Diyos ko, na-excite na ako. Gusto ko nang mag-summer. Yung iba ayaw nila. So, yun guys. Bali, hihingi ako ng tips or advice galing kay Bri. Hello? Para sa isang katulad kong nag-uumpisa pa lang ulit na mag-vlog ulit. Yan. Ako, di naman. Diyos ko, isipin nila, ang dami kong followers. Hindi. Pero nakakatuwa kasi pag mayroong mga nanonood, may nagko-comment. Tsaka yung support talaga, nakakatuwa talaga. Tapos, ayun, mag-focus ko lang siguro sa kung ano yung niche na ginagawa mo, kung ano yung pinaka-main topic mo, kung saan ka mas na, kung saan ka nagsimula, kung saan ka nakikilala, dun ka lang. Ako kasi mga ano, like ako, kagaya ko, work-life experience ko dito sa Croatia, eh, nakakatuwa na meron na tayong bago dito. Yan, marami naman. Night leader! Cleaner! O, di yan yung mga tagline. Yung mga tagline. Ano, Brian? Buhay cleaner sa Croatia. Buhay cleaner sa Croatia. So, yun. Buhay cardador. Chalice. Walang halong kemen. Nanonood po talaga ako ng mga vlogs niya. Alam niya, nakasama ko sa bahay. Uy, sa ating Marisa, may bagong vlog! Aba, kumakain kami, nanonood ako. Ulo, tabaho ni Bakulo. Kaya talaga ako. Nanonood ako. Pero pag nagpapawis ako sa ano, nag-share ako sa ano, yung WC Dubrovnik. Ah, bihira talaga mo yung mag-like talaga dito sa mga taga Dubrovnik. Hi, mga taga Dubrovnik. Ay, yeah. Ako yung admin doon. Pag ano ko, ay Maricel, post talaga ako. Okay. Approve. Hindi naman sa pagiging bias ang friend. Pero bias to. The support lang. Support, and, ganyan. Kasi ako lagi din ako, pag may bagong upload to, yung mga palibreng grocery, gano'n. Sana all. Pero yun nga, I'm looking forward na more pa mga ganitong mga vlogs. Uh-oh. Kasi, malay mo, yung mga, magsimula tayo sa mga Pinoy sa Pinoy, collab sa mga Pinoy-Pinoy, tapos mamaya yung mga vloggers sa mga locals dito, makakulab doon din natin, you know yun. Oo, malay mo naman. Yeah, baka naman, hello, Dobar Dan Croatia, Dubrovnik, Dasan Pilipina, Kiravatska. Ang haros. Lagi may gano'n lang yung sistema ko. Lagi pa ang bulate bilang gumagano'n bigla. Pala kinasing na nabulate, gumagano'n. Namiss ko kay Brian. Pero, maingay talaga mo, kami. Tumahimik talaga yung old town nung nawala okay. Siya dun sa ano yun, sa ano, may walk of shame. Pupunta ako lagi dito. Pag morning shift ako, kukuha lagi yung mga pictures. Ayun, good luck sa work mo, te! Watch kayo, guys. Subscribe. Subscribe na kayo, guys. Sige no! Para awan. Oh, yun no, guys. Sideline na, para baka uwi niya kami ng Pilipinas. Oo, guys. Baka bagong buwan siya rin. Yeah. Pero good luck sa work mo, te. Salamat. Kasi mabigat na work po ang cleaners, guys. Hindi lang siya basta-basta maglilinis ka lang.
Hindi pa. Meron pang paglabas mo ng apartment, meron pang bagong trabaho yun. Hindi pa yun. Marami pa silang hindi nakikita. Hindi ko kasi nabablog lahat eh. Mga pagtatapon ng mga basura, pagkahakot. Marami hindi ako nabablog. As in. Nasa mga reels ko kasi eh. Yung iba hindi ko. Follow nyo na. Subscribe nyo na sa ating mga reels. Hi guys. Tropa kami ni Bri. So yun lang guys. Thank you Bri. Thank you. So much te. Sa time. Kagala pa kami te. Ni Marisol pala. Kagala pa kami te. Ano ka ba? Paano ka mag-farewell sa vlog mo? Bye guys! Love you all! Anong magagawa? Bye! Bye! So yun guys, tapos na yung vlog namin ni Bri. So sa mga namit namin mga Pinay from Split na may bigla ang tour guide. Hello po sa inyo! Sana napandaan niyo yung channel ko. Charis! Saan nagdadaan? Nalito na. So yun guys, pauwi na ako kasi may check-in ng 6 PM. Tapos sila Brian umuwi na rin. Nag-take-take lang siya ng mga konting clips. Nakalibre pa kami ng ice cream. Salamat, Brian. May tropa silang ano, sa shop ng ice cream. Nilibre kami ng tig-isang scoop. Thank you for the sponsorship ng ice cream. Attach ko na lang dito yung picture. Yarn. So ayun guys, isang masayang araw para sa akin ngayong Easter. Na-enjoy ko yung Easter with Brian. Kailangan na talaga ng tripod. So ayun guys, see you on my next vlog. Bye!